Inkwestiyo ng ilang senador ang paglobo ng budget sa pagkain ng National Center for Mental Health. Ipinagtataka rin nila kung bakit sa sahig natutulog ang ilang pasyente ng NCMH. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Hindi raw pinatawad ng korupsyon sa loob ng National Center of Mental Health pati ang pagkain ng mga pasyente sa loob. Yan ang naging revelasyon ni Senator Raffy Tulfo sa naging pagdinig ng Senado nitong Martes. Anya, 250 million pesos ang gasto sa pag-outsource ng pagkain para sa NCMH, mas mataas sa 80 million pesos noon. Dati ay mismong ospital ang nagluluto ng pagkain ng mga pasyente, pero mula 2019, outsourced o may supplier na ang pagkain ng mga pasyente mula almusal hanggang hapunan. Kailangan po yan para sa kanilang kalusugan, para sila po'y mapagaling. Ang nangyari, binabalasubas po ang mga pagkain nila. Kulang-kulang, bitin. In fact, if you remember, Mr. Chair, nung pumunta ako doon, isa sa mga pasyenteng nakausap ko, sabi, bitin po sir ang pagkain namin dito. Talaga po maraming magre-reklamo, but if we are as a fulfilling the requirement of their caloric requirement every per day, then that is our task po talaga eh, to provide nutrition. Maaring subjectively, gutom pa sila. Paliwanag pa ni NCMH Director Dr. Noel Reyes, nagdesisyon ang pinalitan niyang director na i-outsource ang pagkain dahil madalas manakaw ang mga sangkap nito. Pero hindi raw nakatulong ito ayon kay Senator Tulfo. Now it's not an improvement para mas maraming pera maibulsa. Improvement sa pangungurakon. Kasi maliit lang ang kurakot sa 80 million versus sa 250 to 300 million, malaking perang may kukurakot. Natalakay din sa pagdinig ang pagtulog ng mga pasyente ng NCMH sa sahig dahil puno na ang ospital. Ang ilan sa kanila ay mga pasyenteng may mga kaso pero inuutos ng korte na ipasok sa mental facility. Nakahiga, wala pong banig. Sa tabi niya, ihi. Walang kumot, walang unan. If the whole day nandun yung banig, nandun yung kumot, nandun yung... it's a source of away because nag-agawan sila. At pag ang isa nag-soil sa floor, yung mga banig soiled. So ang ginagawa po ng, because of the limited manpower, at gusto namin talaga malinis ang hinihigan nila, at daytime, tinatanggal po ng mga nurses yan, yung mga banig at saka mga kumot. Nililinis po ang ward prior to bedtime, binibigyan po sila ng tigit-tigisa para pagtulog nila malinis na. Sa kabila ng mga nasilip ng Senado, tiniyak ni Reyes sa transparency sila sa paggasto sa pondo ng NCMH, lalo na sa pagkain. Also for our constituents. Naalarma naman si Senator Win Gatchalian sa 5 beses na dinami ng suicide cases sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, hindi sapat ang mga hotline para tulungan ang mayroong problema sa mental health. What are we doing? The pandemic of mental health is already here. We cannot just treat mental health with hotline and training. We have to look at each case and see what intervention programs can we deliver. Tila hindi raw sumasapat ang mga hotline para tulungan ang mga mayroong problema sa mental health. May sisimulan daw ang PhilHealth na outpatient package para magkaroon ng access sa doktor pati ang mga pasyente galing sa probinsya. Pag-aaralan daw nila kung kailangan ng telemedicine o online consultation para sa mga kasong ito. Nagbabalita mula sa frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Gretchen Ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.